potential fight Maloney versus Casimero. Latest na oya Inoue Natetensyon. Fulton, siya at ang team nila ang takot. Itong at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Mabayad na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing sa nilabas nga ng boxingscene.com ay sinabi ni Eddie Hearn na walang magiging problema kung labanan ni Morodion Akbadalyev si Japanese monster na Oya Inoue para sa isang undisputed fight. Dito nga ay napakomento si Stephen Fulton na ang sinabi ay sinasabi ko na sa inyong lahat, binubuyo nila akong lumaban para sa undisputed fight kontra Morodion Akbadalyev pero siya at ang kanyang team lang naman ang mga takot. Samantalang tila kinakabahan naman si Japanese monster na Oya Inoue sa papalapit na laban nito kontra kay Stephen Fulton. Sinabi nga nito na inaalala ko ay kung anong uri ng performance na kaya kong gawin sa super bantamweight. Kahit gaano pa ako maghanda para sa super bantamweight ay hindi ko kayang magkaroon ng kaalaman hanggat hindi ko pa nasusubukan sa actual na laban. Dagdag pa nga ni Naoya Inoue, ito na daw ang pinakamataas na tensyon na naramdaman niya sa buong karera niya sa pagbaboxing dahil lalaban siya sa isang bagay na hindi nito teritoryo. Pero ganun pa man ay excited naman siya. At ayon sa tatay ni Naoya Inoue, dahil sa may magandang depensa si Fulton ay kailangan daw na maging masipag at huwag maging tamad si Inoue. Kailangan itong maging magalaw sa ibabaw ng ring at dapat ma-master ang in and out na galaw para malaman ito kung kailan dapat magpakawala ng tamang suntok. At sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing. Ayon sa promoter ni Casimero na si Ito Masayuki, sinabi nito ang ilang pangalan para sa posibleng matchup kay Casimero bago habulin ang ultimate goal ng isang Inoue fight. Ang mga pangalan na tinitingnan nila ay si Nonito Donaire Jr. at si highly rated bantamweight Jason Maloney, world ranking super bantamweight Rais Alim. At depende daw kung saan may opportunity kung may pagkakataon para sa isang world championship fight sa alin man sa bantamweight or super bantamweight ay kukunin ko. Para sa inyo mga kaboxing, sino kaya sa nabanggit ang bagay na makalaban ni Quadro Alas? Comment lang po kayo sa ibaba. At syempre, shoutout nga pong muli sa mga boxing fans dyan. Maraming po salamat sa pagsuporta. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!